Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsilang ng iyong nagkatawang taong anak, sinimulan mong pagningningin ng iyong pagliligtas. Pagkalooban mo kami ng pananampalatayang matatag, upang sa iyong pagtataguyod kami ay sumapit sa iyong ipinangakong marilag na hinaharap. Sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. At naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaari magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karagatan, sa lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagala,
ang lahat ng kabundukan. Kahit sa namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong padahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang Kordero ng Diyos." Narinig na dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinanong ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katubas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo po'y nasa ikalimang araw ng paghahanda na natin, pagnonobenaryo natin para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dalawang pangungusap ni Jesus Nazareno
ang inaanyayahan ko pong pagnilayan natin sa araw na ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagtatagpo ni Jesus at ng kanyang unang mga alagad. Kahapon po, kung natatandaan ninyo, ipinakilala ni San Juan Bautista, itinuro ni San Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, sa tabernakulo natin, makikita nyo may tupa sa taas. Sapagkat ang ibig sabihin ng kordero ay tupa, ang alay para sa ating kaligtasan. Itinuro ni San Juan Bautista, kaya napakaganda dito sa ating simbahan sa Quiapo, nandun si San Juan Bautista at animo'y itinuturo niya ang kordero ng Diyos si Jesus Nazareno. At sa tagpong iyon nang itinuro ni San Juan Bautista at animo'y naaakit ang mga unang alagad, lalo na si Andres at Pedro, tinanong sila ni Jesus, ano ang hinahanap ninyo? Ngayong araw ding ito, tinatanong tayo ni Jesus sa Sareno, ano bang hinahanap ninyo? Bakit kayo nandito ngayon sa dambana ng Nazareno? Anong hinahanap ninyo sa buhay? Patitiyak ko, ang ating mga dinadasal, yan ang hinahanap natin. Naghahanap ka ba ng kagalingan, kaginhawahan, kapayapaan, pakikipagkasundo? Naghahanap ka ba ng lakas at pag-asa sa buhay kaya ka napadpad dito sa Quiapo? Marami, lalo na mamaya, ang may daladalang kanyang mga replika at standarte. Pinapabasbas nila ang kanilang mga imahe na nakalagak sa kanilang mga dambana at tahanan at kapilya. At yun, sa pagdulog nila, sinasagisag ang paghahanap nila. Anong hinahanap mo sa buhay? Pera lang ba ang hinahanap mo? Yung ibinibigay lang ba ng mundong ito ang hinahanap mo? Gaano katagal aabutin ang hinahanap mo sa buhay mo ngayon? Maganda ring sukatin at palalimin natin dahil baka sa bandang huli, yung hinahanap pala natin, akala natin na makapagbibigay saya sa isa'y sa buhay natin, ay panandalian lamang pala. Mababaw lang pala. Baka hindi pa pala iyon ang talagang hinahanap ng puso mo. Anong hinahanap mo? Sagutin natin sa puso natin ang tanong na iyan ni Jesus Nazareno. Marami tayo't iba't iba ang sagot kung anong hinahanap natin sa buhay. Hayaan natin ang pangalawang pangungusap ni Jesus Nazareno ang magbigay liwanag kung ano ba talaga ang sagot sa kanyang tanong, anong hinahanap ninyo? Ang ikalawang sinabi ni Jesus Nazareno, halika kayo at tignan ninyo. Alalaong bagay sinasabi ni Jesus Nazareno,
na sa akin ang hinahanap ninyo. Ako ang hinahanap ninyo. Hindi lang yung mga biyayang hinihingi natin sa Kanya. Hindi lang yung mga isinasamo natin sa Kanya. Bagkus, ang tunay pala nating hinahanap, ang talagang pagkauhaw at pagkagutom ng ating kalooban, walang iba kung hindi siya mismo si Jesus Nazareno. Ang ugnayan sa Kanya, ugnayan, yan pala ang hinahanap natin dahil yan ang tunay na magbibigay saya at saysay sa ating buhay. Aanin mo ang kalusugan kung wala kang tunay na ugnayan sa Kanya. Kaya pala meron may mga may sakit, pero dahil may ugnayan kay Jesus Nazareno, may saya at saysay ang buhay. Aanin mo ang pera, siguro nga idinasal mo, maging milyonaryo ka. Naging milyonaryo ka nga, nag-away-away tuloy kayo ngayon sa pamilya. Naging milyonaryo ka nga, yumabang ka naman. Aanin mo ang ibigay sa iyo, ikaw ang ma-promote, ikaw ang malagay sa pwesto. Yung pwestong yan naman tuloy, ang nagdaan sa maraming tukso at maraming kasalanan sa buhay. Aanin natin yung mga hinihinging iyan kung walang ugnayan, walang tunay na pagsunod, walang tunay na pagmamahal kay Jesus Nazareno. Halik kayo at tignan ninyo. Yan din ang paanyaya sa atin ngayon. Tignan nyo ako. Lapitan nyo ako. Sundan nyo ako. Ito ang hinahanap natin sa buhay. Huwag po natin kakaligtaan yan. Sa mga araw na darating, maraming mga deboto ang pupunta. Sana umalingaw-ngaw sa kanila ang panawagan ni Jesus Nazareno. Anong hinahanap ninyo? Halika kayo, tignan nyo ako. Kaya kayo pinapunta ngayon dito sa Quiapo. Kasi gustong sabihin sa inyo ni Jesus Nazareno, tignan nyo ako. Tignan natin siya. Tignan natin yung buhay niya. Tignan natin yung krus niya. Tignan natin yung pagmamahal niya. Tignan natin yung sakripisyo niya. Tignan natin yung kabutihan niya. Sapagkat doon natin makikita ang tunay na landas ng buhay. Kay ganda na habang naghahanda tayo sa kapistahan, ito ang panawagan ni Jesus Nazareno. Hali kayo, tignan niyo ako. Kaya nga pagpasok na pagpasok pa lang natin sa simbahan, kitang-kita natin siya. Nangungusap siya sa atin. At hindi ba ang tema natin sa kapistahan ngayon, ibig po naming makita si Jesus. Hindi ba yun ang hinahanap natin, si Jesus Nazareno? Hindi ba ang sagot sa lahat ng hinahanap natin, si Jesus Nazareno? Kaya nga't, ibig po naming makita si Jesus. Hindi lang sa traslasyon, pero doon natin simulan. Kung hindi nga natin maipakita si Jesus sa prosesyon, may papakita pa ba natin sa buhay? Hamon ito sa mga deboto. Kung hindi natin siya maipakita sa prosesyon, sa simpleng disiplina, sa simpleng pagkakaisa, sa simpleng pagpapakumbaba, hindi na ako papanik, hindi na ako dadamba. Pagpapakumbaba yun, mas malaking sakripisyo yun. Kasi pagbibigay ng sarili, pag pumanik ka, sarili mo lang ang iniisip mo, magsasakripisyo ako. Pero may mas mataas na sakripisyo na tiyak ko mas kalugod-lugod kay Jesus Nazareno,
magpapakumbaba ako, magpapaubaya ako para makita siya kahit nung hindi makalapit sa andas. Makita siya kahit yung nanonood lang sa TV. Kasi sila din ang hinahanap nila, ang gusto nilang makita si Jesus Nazareno. Mas malaking sakripisyo yun. Kasi hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Ikinukonsidera mo rin ang mga matatanda, ang mga bata, ang mga may karamdaman na hindi makalapit at ang hinahanap-hanap lang nila makita si Jesus. Kay gandang paalala sa ating lahat. Ngunit mga kapatid, pag nakita natin siya, huwag lang natin tignan ng imahe o ang rebulto. Gaya ng sabi ko, nung sinabi nga ni Jesus sa Sareno, halika kayo tignan ninyo, ito'y mas malalim na paanyaya. Paanyaya na tuklasin ang kanyang salita. Lalo na sa Biblia. Tularan ang kanyang ugali at buhay. Kasi kahit makita natin si Jesus sa Sareno, kahit ba mahalikan natin yung kanyang imahe, mapunasan natin yon, pero kung yung buhay natin ang layo sa buhay ni Jesus sa Sareno, hindi talaga natin siya nakita. Kung yung kabutihan ni Jesus sa Sareno, pero tayo kasinungalingan, hindi talaga natin siya nakita. Kasi kung nakita natin siyang tunay, katulad niya tayo, hinahayaan natin ang buhay niya ang mamuhay sa atin. Ang tunay na deboto, nagpapatawad. Ang tunay na deboto, makatarungan, hindi nangaapi, hindi nandaraya. Ang tunay na deboto, nakikipagkasundo, daan ng ugnayan sa pamilya. Ang tunay na deboto, tapat. Kapag ganun daw ang buhay natin, tunay nating nakita si Jesus. Sa pagpapatuloy ng misang ito, hayaan natin, baunin natin ngayong araw na ito, hanggang mamayang gabi, ang dalawang pangungusap ni Jesus sa Sareno. Kahit mamaya nasa jeep ka, kahit mamaya nagpapahinga ka, hayaan mo ang tinig ni Jesus sa Sareno mangusap sa iyo ngayon hanggang piyesta. Ano ang hinahanap mo? At anong sagot? Halika kayo at tignan ninyo. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama, sapagkat batid nating nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ang ating tugon, Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya, naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang ating pamilya at mga kaibigan, naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag
at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may karamdaman, naway maunawaan na natutupad ang gawain ng Diyos sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway magpahinga sa kapayapaan sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming tuparin ang iyong kalooban. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Diyos na lumikha sa amin, pinasasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa aming mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paupo po tayo. Sasapan ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghelual at kisa Diyos. Nagpapantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Maria. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita.
sa pamamagitan niyang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, at lahat ng mga apostol at banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po Panginoon, ang dami naming hinahanap, pero hindi po pala kayo ang mas hinahanap namin. Patawad po kung kami may debosyon, pero wala kaming misyon. Kung hindi kami nagiging tunay na saksi ng iyong awa at pagmamahal. Linisin niyo po kami, Panginoon. Magpakita kayong tunay sa amin, Panginoon. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus Nazareno. Ang tunay nating hinahanap sa buhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King, Jesus Emmanuel. Is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary. Of the world,
offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all. The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angel sings beneath the skies. Proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Wibis at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations,
ang mga tumutulong po sa pagpapaayos, pagpapalinis at mga gawain ng ating simbahan. Salamat po. Marami-rami pa po tayong gagawin, pero alam ko marami pa rin ang tutulong para mapaayos at mapaganda natin ang tahanan ni Jesus sa Sareno. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay nating hinahanap ay si Jesus Nazareno. Kapag natularan na natin siya, tunay na natin nakita siya sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inululwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,